lubos na pinangahawakan ng NAPSE na karapatan ng ating mga kababayan na maging updated, lalo't higit sa mga inisyatibo ng ahensya laban sa kahirapan. Kaya ang aming pagtugon ay ang NAPSE para lang bayan. Sa isang pindot lamang po ay kami na po mismo ang magbabahagi ng mga impormasyon, tutugon sa inyong mga katanungan at magbibigay ng updates patungkol sa mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidad ng ahensya at ng pamahalaan upang mahupa ang kahirapan sa bansa. Kaya, hikayati na si nanay, si tatay, ate, kuya, maging ang buong pamilya at komunidad. Makijoy na sa ating programa tuwing alas 2 ng Sabado live sa ating NAPSE official FB page. Tandaan po natin, ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Nangali sa ating mga minamahal na mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gus Tapia ng NAPSE Mindanao Operations Unit. At kayo nakatutok sa ating NAPSE para lang bayan online. At upang umpisaan ang ating programa, narito na po ang balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. NAPSE nakapaglagdaan ng MOA upol sa 3S kasama ang 5 munisipalidad sa Visayas. Virtual na nakapaglagdaan ang National Anti-Poverty Commission sa panguna ni NAPSE Secretary at Lead Convener Attorney Noel K. Filongco ng Memorandum of Agreement MOA upol sa Sambayanihang Serbisyong Sambayanan o 3S na siyang pangunahing programa ng NAPSE kontra kahirapan kasama ang 5 munisipalidad mula sa isla ng Visayas ng 17 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ang 5 munisipalidad na lumagda ay kinatawan ni na Biliran Mayor Grace Casil, Caibiran Mayor Rodessa Ribita, Ulabam Mayor Hombre Ulimba, Kabukgayan Mayor Marisol Masbang at Ginoong Jake Espina mula naman sa tanggapan ni Kawayan Mayor Rodolfo Espina. Ang naturang lagdaan ay inorganisa ng NAPSE GDOU Bisaya sa panguna ni Ginoong Fabian Fernandez Magallanes, katuwang sina Binibining Mimi de la Serna, Binibining Jackie Maceda at Binibining Daisy Fernandez Cobello. Kalagahan ng mga kabataan binigyan din sa ikalawang virtual na pangkalahatang asembleya ng ahensya. Nagdaos ang NAPSE na ikalawang virtual na pangkalahatang tipo na may temang kabataan, may magagawa ka. Labanan natin ang pandemya at pandayin ang matatag at ligtas na bukas noong 16 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Pagkatapos ng panimulang seremonya ay formal na binuksan ni NAPSE Secretary at Lead Convener Attorney Noel Filongco ang asembleya sa isang malaman na mensahe at sinundan naman ang mensahe ng pagkakaisa mula kay NAPSE Undersecretary Penny Belmonte at ang pagbabahagi ni Binibining Ninyan Sumadya, kinatawan ng sektor ng kabataan upol sa epekto ng pandemya sa mga kabataan Pilipino at ang kanilang pagtugon laban sa COVID-19. Gayun din, nagbigay ng mensahe si Vice Chairperson for Basic Sectors, Ginoong Roberto Cauper Alerosa, na sinda naman na updates mula sa mga NAPSE Service Directors at NAPSE Heya Eduardo Tunubanua. Samantala, ang pagtitibon ay natapos sa isang makabuluang mensahe naman mula kay NAPSE Undersecretary Paterna Ruiz. Tinatayang 6 na milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 na asang darating sa bansa ngayong Linggo. Inanunsyo ni Vaccine Czar at Secretary Carlito Galvez Jr. na inaasahang lalapag sa bansa ang higit kumulang 6 na milyong COVID-19 na vaccine doses ngayong Linggo.
Ayon kay Galvez, ang paparating ng mga bakuna ay binubuo ng 4 na milyong doses ng CoronaVac, 1 milyong doses na Sinopharm, 400,000 hanggang 500,000 doses naman ng Moderna. Dagdag pa ng kalina sa loob ng dalawang lumipas na linggo ay maabot na sa 8.7 milyong vaccine doses ang nag-deliver na sa ating bansa. Samantala, as of August 17, umabot na sa 12.5 milyong katao ang fully vaccinated contra COVID-19 sa ating bansa. PNP tiniyak ang pananatili ng kapayapaan sa Mindanao upang maiwasan ang spillover ng kaguluhan sa Afghanistan. Matinding kaguluhan ang bumabalot ngayon sa Afghanistan matapos ganap na mahulog sa kamay ng mga Taliban ang pamumunuan sa buong bansa, kung kaya't patuloy ang pagkoordinasyon ng mga kapulisan at militar upang magbantay at masiguro na hindi mapag-asik ng kaguluhan sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao ang mga lokal na turista para sasabayan ang gulo sa naturang bansa. Ito ang tiniyak ni Philippine National Police PNP Chief Guillermo Eliasar sa publiko noong 18 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon pa kay Eliasar, sa ngayon ay maayos at kontrolado ng kanilang puwersa ang sitwasyon sa mga katimugang riyon ng bansa at patuloy pa rin ang kanilang pasusumikap na mapanatili ang kapayapaan at siguridad ng igandang OFW. Naghihintay na mauwi mula sa Afghanistan ayon sa OWA. Iniulat ni Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Hans Leo Kapdak na tinatayang inaasang OFW, 100 OFW sa Afghanistan ang naghihintay na may uwi na sa Pilipinas noong Miyerkules, August 18, kung saan sa inorganisa na inisyal na repatriation flight ng DF-35 dito na OFW ang naibalik na sa ating bansa. Saad pa ni Kapdak, ayon sa DFA, mayroon 130 na mga kababayan natin na nagtrabaho sa Afghanistan. Samantala, 35 OFW naman ang nakabalik na sa bansa noong Martes, August 17 sa pamamagitan ng inorganisya ng inisyal na repatriation flight ng DFA. Kung kaya't susumahin ay meron pang around 95 na mga kababayan natin ang naipit sa lumalalang sitwasyon sa Afghanistan na kailangang ilikas pauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ni Kapdak, ayon sa direktiba ni Dole Secretary Silvestre Bello III, ay nakadagdang bigyan ng tulong pinansyal at pangkabuhayan ang mga OFWs mula sa naturang bansa, documented man o hindi, upang sila ay makausad sa kanilang pagbabalik. At yan po ang ating mga balita para sa ating kasambayanihan, news and updates. Ako po si Gus Tapia. At para po sa manibagong talakayang punong-puno ng tunay na kalinga at puso, makasama na po natin ang ating masipag at ever-supportive na NAPSI Undersecretary Penny Belmonte para sa kalingang NAPSI segment. Yusek, please come in. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Penny Belmonte ng National Anti-Poverty Commission. Tayo ngayon sa Metro Manila ay nasa sa ilalim sa ikatlong lockdown. Matapos tumaas na naman ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa.
at matuklasan na nakapasok na naman sa Pilipinas ang mas agresibo at nakakahawang Delta variant. Maraming pangamba sa muling pagsasailalim ng Metro Manila sa isa na namang lockdown. Unang-una na ang epekto nito sa kabuhayan ng mga individual at sa ekonomiya ng buong bansa. Subalit, may mga negatibong epekto ang pandemya na hindi natin napag-uukulan ng sapat na atensyon. Ang mental health. Sensitibong topic ang mental health, subalit kinakailangan na pag-usapan natin ito dahil ang kalusugan ng bawat isa sa atin ay may implikasyon sa ating recovery mula sa pandemya. Kaya naman ang topic na ito ang ating tututukan sa susunod na dalawang episode ng ating segment. Tara, samahan niyo kami sa isa na namang talakayang punong-puno ng puso dito sa Kalingang Napsi. Noong buwan ng Marso, nagsimula ang pagbabakuna ng COVID-19 virus dito sa ating bansa. Kasabay ng pagbabakunang ito, ang pag-asang kahit paano ay babalik na sa normal ang ating pamumuhay. Unti-unting bumaba ang kaso ng infeksyon sa ating bansa at unti-unti na rin niluwagan ang mga restriksyon tulad ng pagpapayag na makalabas na sa wakas ng bahay ang mga batang edad 5 pataas, isang taon matapos na ipagbawal ang kanilang pagpasok sa paaralan o paglalaro sa mga kalsada. Subalit, noong nakaraang buwan, muling tumaas ang bilang ng nahahawa at namamatay sa COVID-19 virus. Iniugnay ito sa pagpasok sa bansa ng Delta variant na 60% mas nakakahawa kumpara sa naunang mga variant ng virus. Ang Delta variant ay unang nadiskubre sa India. At nananalasa na sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, kabilang ang Indonesia, Malaysia, Thailand, at Vietnam, bago pa man magkaroon ng kaso sa ating bansa. Sa dami na nahawa nito sa loob lamang ng maikling panahon, muling idineklara ang Pilipinas bilang high risk sa virus. At upang protektahan ng mga mamamayan, higit na pinaigting ng ating pamahalaan ang mga hakbang upang sugpuin ang pagkalat nito. Kabilang sa mga pangunahing isinagawa ang pagpapaigting ng pagbabakuna at pagsasailalim sa Metro Manila, ang epicenter ng COVID-19 infection sa bansa sa ikatlong lockdown. Kasabay sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa ating bansa at muling pagsasailalim sa lockdown ng Metro Manila, hindi mapipigilan ang muling pangangamba ng maraming Pilipino. Wala na bang katapusan ng pandemyang ito? Ano na nga ba ang mangyayari sa ating hinaharap? Ang isolation na nararanasan ng bawat individual tuwing may lockdown, gayon din ang takot para sa sarili at mga mahal sa buhay, at kawalang kasiguruhan sa kinabukasan, ay nagdudulot sa maraming tao, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ng stress, anxiety, depression, at iba pang mental health problems. Sa pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization Special Initiative for Mental Health, sinasabing humigit kumulang 3.6 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng mental, neurological, o substance abuse disorder sa unang bahagi pa lamang ng taong 2020. Isang manifestasyon ng dumaraming nakakaranas ng mental health problems sa bansa ang pagtatala ng iba't ibang crisis hotline ng record high na bilang ng mga tawag mula noong lockdown noong 2020. Ang crisis hotline ng National Center for Mental Health halimbawa ay nakatanggap na mahigit 400 tawag kada buwan simula na magsimula ang pandemya. Isa ring manifestasyon nito ang tinatawag na hidden crisis ng COVID-19 pandemic, ang pagbulusok pataas ng kaso ng violence against women and children. Ang mga women's desk at emergency hatay bata ay nakapagtala ng mahigit 200% pagtaas sa bilang ng reports ng domestic violence. Ayon sa mga pag-aaral, ang stress ang dala ng pagkawala ng trabaho at kawalan ng financial security ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawa ng isang tao ang pananakit o pang-aabuso sa isang miyembro ng kanyang pamilya.
Marahil ay pinakamabigat na manifestasyon ng pagdami ng kaso ng mental health problems sa bansa ang pag-angat ng suicide bilang 25th sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas noong 2020. Mula sa 31 noong 2019, ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ng 57% ang suicide rate sa bansa noong nakaraang taon. Bakit nga ba dumarami ang kaso ng depression, anxiety at iba pang mental health problems ngayong panahon ng pandemya? Sino-sino nga ba ang mga vulnerable dito? Yan ang mga itinong natin sa mental health expert na nakausap ng Kalingang NAPSI team. Maria Teresa Dimacano, 47 years old. Nurse ako. Nag-work ako ngayon sa Manila COVID-19 Hospital sa Maynila Neta. At dun ko po nakuha yung COVID. Kasi since ang mga namin is mild positive patients. So, lahat ng patients po namin is positive. Patient interaction din kasi kami. So, we do vital signs. Kaya, kumbaga, nasa red zone talaga kami din. Kasi since 12 hours din yung duty namin. For every 3 days ang duty namin. 12 hours. So, that's 36. Then, after that, nag-aano kami. Day off for 3 days and then duty ulit. August 7 pa lang, medyo makatid na. Tapos yung parang sama-sama na yung pakiramdam ko. Yung sobrang bigat ng feeling, tapos hindi ako makakain, tapos ubo ko ng ubo. Pero nakaan na ako, may kwarto naman ako, kaya lang wala akong sariling CR. Pero hindi na ako nakikipag-usap sa mga bata kasi alam ko meron parang iba na talaga yung feeling kaya sobrang bigat. May balikat ko tsaka sa likod. Nakalam, parang may nakadagan na pader na concrete na sinabol ko yung hiling ako. Tapos, mga August 12, may tumawag sa akin. Hindi pa siya confirm na kasi hindi ko pa nakukuha yung result. Pero sabi nakatag daw ako sa Manila Health Department as positive. Yun yung worst feeling ko eh. Parang first time ko kasi nagkasakit na ganun. Never naman ako yung nagkasakit talaga na matindi. Yun. Parang akala ko, sorry ko, na ba to? Time ko na ba? Parang ganun. Kasi yun yung, full force siya eh. Lagnat, ubo, sipon, pneumonia, walang pang amoy. Sabay-sabay yun. Alam yung gusto mong kumain para lumakas, pero hindi mo siya kakayanin kumain kasi ayaw pumasok eh. Kasi nga parang paano ka gaganang kumain? Hindi mo naamoy or nalalasahan. Yung unang gabi ko dito, unang araw ko, parang ayaw akong akala ko narabis ako kasi ayaw akong humawak ng tubig. Sobrang dark nung utak ko yung mga pangalawa. Sabi, shit, di mukhang hindi ako gaganin. Parang nauubos akong kandila, ganun. Kaya malaking pasalamat ko sa at least agad ako ng slot ni Mom Pen sa hospital. Kung hindi kasi, baka dumating sa point na hindi talaga ako makahinga. Hi, good afternoon. My name is Sedi. I'm 41 years old. I have 3 daughters. It all started last year, March, when the COVID hits Manila, Philippines. So, nagpatong-patong na siya yung fear ko sa COVID kasi ako lang mag-isa dito. I mean, ako ang runner. Ako sa lahat. Ako tikabili. Ako sa grocery. So, I need to go out. Siyempre, pag-uwi ako, hindi natin alam kung anong virus ang nadala natin. It affected my daily life so bad kasi yung mental health ko naapektuhan na. Andun na ako na umiiyak na lang bigla. Natatakot ako. Actually, yung takot. Tapos, dadagdagan mo pa yung mga anak mo na sige lang, labas lang na labas yung stress ko. Kasi, syempre, dadagdag siya sa stress. Wala yung husband ko kasi he's much more stricter when it comes sa ganyan. So, ako, sige, okay, labas. Kahit anumang pigil ko, hindi naman. So, nag-aaway na kami ng husband ko na umuwi na lang siya kasi hindi ko na kaya. So, ang hirap. Hirap na ako. Yung mental health ko, sagad na iiyak na lang ako. Lalo na pag nag-iisa ako, which is pag nagsi-CR, naliligo ako, iiyak na lang ako doon.
may mental breakdown na ako. Tapos, nag-start din siya na every morning pagigising ako, chine-check ko yung sarili ko, may masakit ba sa akin? Kasi there came a time na masakit yung ulo ko for a month, na kahit itulog ko, ipahinga ko, pagising ko, masakit siya. So, every morning gigising ako, i-check ko, oh, masakit, masakit pa rin. So, ayan na naman, nagtitrigger na naman yung anxiety ko na meron kang cancer. Sabi ko, wow, cancer agad, pero 2 months ni. Tapos, after nun, sumakit naman yung breast ko. Kasi nagkaroon ako ng boil. Nawala siya agad, pero alam kong hindi pa siya magaling. 1 month, tumagal din yung sakit ko. Masakit siya every morning, yun na may inisip ko, nawala na yung head, napunta sa breast. So, nawala ulit. Ang dami ko na kasi nawalang loved one. So, ayoko nang mangyari sa family ko. Kung meron mamauna, sabi ko, ako. Pero sana lang, sabi ko kay Lord, kunin man niya lang ako, sana is ready na yung mga anak ko. One day, wag naman sana ngayon. Yun, just, nandun na rin ako last year, just to share, I was looking for a psychiatrist. Ayoko kasing ansipin na I'm going through this anxiety or depression eh. Kasi I never thought na mangyayari to sa akin. And yung friend ko, nagkwento siya sa akin na kahit pala yung pamangkin niya, 7 years old, is going through anxiety. Gumigising yung bata in the middle of the night din, crying because ayaw daw niyang mamatay. So I think depression and anxiety really has no age, no time frame na, oh, 2 months pa lang, hindi yan anxiety, hindi. It really can attack anyone. So let's just pray. Yun lang talagang maapayo ko, pray and be with someone who will make you happy, mawawala yung utak mo sa mga ganitong bagay. Sino ay maaaring makaranas ng stress, anxiety at depression, hindi lamang sa panahon ng pandemya. Subalit, dahil sa ating mga nararanasang problema at kawalang kasiguruhan, ngayon ay dumoble ang ating vulnerability sa iba't ibang mental health problems. Hindi po natin ito dapat ikahiya at itago mula sa ating pamilya, mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. Dapat po natin itong pag-usapan dahil mabibigyan lamang natin ng solusyon ng isang problema kung ito ay ating pag-uusapan. Tandaan, it's okay not to be okay. Sa susunod na Sabado ay pagpapatuloy natin ang talakayan tungkol sa mental health. Partikular nating tatalakayin ang mga maaari nating gawin kung tayo o ang mahal natin sa buhay ay nakararanas ng stress, anxiety at depression at ang mga serbisyo na maaaring makatulong sa atin partikular sa ilalim ng Mental Health Act. Ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan at sa ating segment, ang Kalingang NAPSI. Sa ngalan ng aming butihing Secretary at Lead Convener, Attorney Noel Falongco, kasama si Undersecretary Paterna Ruiz, ako pong muli, si Kapeni Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng sambayanan. At sa panahon po ng pandemya, mas lalo nating ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPSI.
Maraming salamat, Yusek Penny Belmonte, para sa isang makabuluhang Kalingang NAPSI segment para sa hapong ito. Talaga namang ulit-ulitin natin ang ating sinasabi na bawat episode ng Kalingang NAPSI, mga kababayan, ay hitik ng talakayang may puso. Saludo po kami sa iyo, Yusek Kapeni Belmonte. At samantala, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong hitit sa ating mga masusugid na tagapanood mula Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. Gayun din sa ating mga minamahal na kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. At bago po natin tunghayan ang panibagong yugto ng talakayan para sa ating segment, makakasama ko po ang aking dedicated na kapartner at kumakailan lang ay nagdiwang po ng kanyang kaarawan, si kasamang Mimi Sayabok de la Serna, live po from Cebu City. Maayong hapon, kaubang ka Mimi, at bumati ka sa ating mga mahal na taga-subaybay at mga kasambayanihan volunteers. Maraming salamat po, Sik Noel, at magandang hapon po sa inyo. At isa ring maligayang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapanood, lalo't higit sa mga mahalagang katuwang po natin sa ating ahensya, ang ating mga kasambayanihan volunteers. Ako po si Mimi Sayabok de la Serna, ang Region 7 focal person mula sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service o LAC-MS. At tulad po ng kaabang-abang na Kalingang NAPSI segment ni Yusek Penny, ay talaga namang inaabangan din po ang ikatlong yugto ng inyong paghimay sa mga mahalagang provision ng Republic Act No. 11223, o mas kilala bilang Universal Healthcare Act. Tama po ba, sir? Amang tama ka dyan, Kamimi. At para sa ikatlong yugto ng aming talakayan, nagbabalik muli ang aking walang kapaguran na kapartner na wala iba, si Binibining Perry Jean Kayadong, no, ang iyong division chief, Kamimi, ng Local Affairs Coordinating and Monitoring Service or LAC-MS. Ngunit bago tayo dyan sa pagtalakay namin ni kasamang Jain, Kamimi, siyempre mag-shout out muna tayo dahil maraming gusto magpa-shout out. So unahan mo, Kamimi, ang ating shoutouts. Okay po, Seth. Magandang hapon kay Agnes Cachero. Sabi niya, good day po sa lahat. KSB Resettlement Sites in Laguna, nanonood daw po sila. And magandang hapon din kay Rose Viti Borja, natapan din natin. Magandang hapon daw sa lahat. Shoutout daw sa KSB Rizal Resettlement Sites. And nanonood din sila sa atin ngayon, Seth. Ayun, sila, and, ha? Yung mga nasa site mismo ay nanonood. And magandang hapon din kay Joselito Mangkaw, KSP natin to from Talisay City dito sa Cebu, dito sa probinsya ng Cebu. Sabi niya, salamat Secretary Lead Convener Attorney Noel K. Felongco. Coming daw po yan sa mga kasambayanihan volunteers ng Talisay City. Ayun, diba, pupunta tayo, Kamimi, sa Talisay City. Next week po, para doon sa ating MOA signing. Para sa MOA signing, yun. So talaga excited na ako, Kamimi, na makita si Mayor Samsam Gulyas. Pero yun, yung ating gagawin na MOA signing, Kamimi, ay limitado ang tao. Mga lima lang siguro kami, tapos wala ng mga speeches, pirmahan na lang, then photo ops, then tapos na. Kasi talagang kailangan natin mag-ingat. Iwas na muna sa tayo. Iwas muna tayo. Maraming tao. Yun. Tama. And pagpatuloy ko po, magandang hapon kay Ismael Tapaya Gatasilo. Sabi nga, kasambayanihan volunteers of Northville 5, Batia, Bukawi, Bulacan is watching. Sabi niya, good evening daw po sa lahat.
Ayun, parang and, bago ito, kami mi, ano? Bago ang pagkasubaybay natin. Galing ng Bukawi, Bulacan. Mga ano natin ito? Siguro isa sa leaders natin ng mga volunteers. So yun, yes, napakaganda kami mi na yung ating mismo mga volunteers na ay nakaroon na ng access no sa ating mga internet connection at nakapanood ng ating programa. Mm-hmm. Yun. And magandang hapon din kay Claire Miasco. Parang bago din to si Claire Miasco na nanonood sa atin. Ano na to, nakapanood na ito sa atin tapos sa comebacking or returning. Baka maging fan po kayo. Tuloy-tuloy lang yun po sa panonood ng PBO. Yan, oo, di ba? And magandang hapon din kay Lucy Cabigal. Sabi niya, mabuhay Napsi, Attorney Noel. Shout out sa mga KSB ng Tondo, Manila. Magandang hapon po. And magandang hapon sa ating EA na si Sir Tony Razon Dongines. Sabi niya, magandang hapon sa lahat. Shout out po sa mga kasamahan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga OFW all over the world. Magandang hapon po. Brother Tony ang pumunta ng Coronadal City. No? Dahil nagkaroon na tayo at long last, matagal na na alam, natuloy na rin yung ating kasambayanihan volunteers capacity building training para sa BARM. Di ba? Mm-hmm. At ginanap ito sa Coronadal City. Dahil pinayagan tayo ni Mayor Ojeda doon sa Coronadal City. Sa Cotabato City, walang ganong facility na kung saan ma-maintain natin yung social distancing. No? It so happened na meron sa Coronadal City. Kaya yung ating mga volunteers from Cotabato City at iba pang mga probinsya ng Maguindanao, Lanao, no? Ay pumunta doon sa Coronadal para dito sa ating capacity building training. At si Brother Tony ang sa galing diyan sa ating opisina, sa central office ang pumunta. No, maraming salamat Brother Tony. Yan, yes, natuloy mo kami. Congratulations, Barb. Yes, oo. Of course, no? Si kasamang Gong Sabpa ang namuno diyan. Tapos kontre si Gastapia, yung ating tagapaghatid ng balita, ang ating broadcaster. Diba? At yung taga Mindanao GDOU. Yun. Congratulations. Sayang kami may hindi ako nakapunta, no? Dahil ang dami kong kakilala sa Cotabato City na pumunta. May isa pang dating konsehal na organized youth natin sa Cotabato City at naging konsehal ng Cotabato City, no? Andun na sumama rin sa ating capacity building training. At yun, nagkita lang kami sa Zoom dahil nagbigay ako ng aking mensahe sa Zoom na lang. No? Nahirapan kasi tayo dito sa Cebu, di ba? Magpa-test kasi magpa-swab. hindi kayanin yung 72 oras. Yes, oo. Sa dami kasi. Anyway, may ano na ba kami ni? May decrease na ba ang number ng alam ko sir, parang Cebu? Parang ganun pa rin yung ganun ano, pa rin. Hindi pa rin siya masyadong bumababa talaga. So ano, plateau sa okay lang yung plateau, na hindi lang tumataas. Sana bumaba na talaga. Bumaba na, oo. Kasi usually kami may ganito pala yan. Dito sa Cebu, di ba, may habagat na hangin. Di ba? Sabi ng misis ko, si Perla, kapag panahon pala, buwan ito ng July at August, dito mismo sa Argao, ay maraming inuubo, sinusipon, nilalagnat. Oo.
nakakasakit talaga. Oo, nakakasakit dahil dun sa hangin na dala ng dagat, 'di ba? So 'yun, sana pagka September na ay bumaba na yung mga cases, no? O, kasi talaga panahon ngayon ng lagnat, sipon, ubo. 'Yun. Sige. Mm-hmm. Sige, sige, kami may yung tuloy mo. Okay. And magandang hapon din sa ating kasamahan na si Bron Noriel Miguel. Sabi niya, yan na, PDO na. Shout out to our newly ordained priest, Father Joseph Nadwa OMI. Congratulations po, Father. Yun, congratulations. Ordination. Yes, oo. Ano ito, kami may sa danin sa congregation namin sa OMI. Tapos kapatid din ito ng isang pare na taga OMI din. So dalawa na silang magkapatid dalawang pare sa isang OMI congregation. So congratulations po, Father Joseph. Congratulations, Father Joseph. And maganda nga po din sa ating kasamahan na si Bisano Velasquez. Sabi niya, maayong hapon, Sek Noel and Yusek Penny, at sa lahat ng KSB volunteers, keep safe and God bless po daw po sa ating lahat. Ayun. And magandang hapon din kay Dina Cordova. Sabi niya, shout out po sa Pasay City Kasambayanihan Volunteers, Barangay 184, Barangay 186, Barangay 183, Barangay 178, kay Kapitan Boyte Mapag sa Barangay 195, kay Sir Froy, and to our focal leader Ma'am Dina Langkawon Cordova. Magandang hapon daw po. Mga magandang hapon po sa iyo, Ma'am Dina, no? Bago ito rin kami mi, no? Na mga leader yun po, sige po, kasi sabi po ng mga kasamahan ninyo diyan sa may Pasay City, no, na kada Sabado po meron tayong Paaralang Bayan online, at makinig po kayo, no, manood po kayo sa ating FB live streaming. At magiging papa na rin po kayo, kasi pag ang papa natin kami, may bibigyan natin ng certificate, di ba? Certificate. Yes. Oo, yun. Yes. And, magandang hapon kay Louie Agualada Jr. Sabi niya, magandang hapon and keep safe po sa lahat. Ayun, dapat rin ito. Kami, di ba? May mga bago tayo ngayong Sabadong to na mga nanonood po. Ayun. Sige po, sir. Louie, no? Tuloy po ninyo at manghikayat pa po kayo ng inyong kasamahan, ng pamilya ninyo, na manood po, subaybayan po itong ating Paaralang Bayan online. Kasi may marami po kayong makukuha at matutunan ng mga programa ng ating gobyerno. Oo, nag-campaign na rin ako doon sa ating mga kasambayan na yan, volunteers sa BARM kami. Sana ay meron silang access sa internet at makasama na rin sila sa pagsubaybay nitong ating programa. Opo. And ipagpatuloy ko po. Sige, tumoy mo kami, Mi. Ate Marilyn Arana, sabi niya, maayong hapon, Napsi. And sa ating broadcaster na si Sir Gus Tapia. Yun. Sabi niya, standby na po for PBO today, mga kasambayanihan volunteers. And magandang hapon din kay Joel Coles. Good afternoon daw sa lahat. Kay Josie Sarkiambao, magandang hapon din. Magandang hapon din kay Mednar Kimada. Sabi niya, magandang buhay sa lahat, padayon. And magandang hapon din kay Miss Candy Namcol. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat, panatilihing ligtas tayo palagi at patnubayan tayo lahat ng Diyos. Ayun. And of course, lahat tayo kailangan manalig para sana mawala na talaga itong si COVID-19. Oo nga. Sabay-sabay tayong magdasal. Walang imposible sa Diyos. At tayo po'y naniniwala na mas may kapangyarihan, malaki ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kaysa kay COVID.
Diba? Kasi yung Panginoon po natin ay forever din. Hindi si COVID yung forever. Yes, tama. And magandang hapon kay Kalimbol Sabag Lauban Daklog. Sabi niya, magandang hapon sa mga kasambayanihan. Magandang hapon, Napsi, at sa ating butihing kalihim. Kayo daw po, Sec, Attorney Noel Filongco. And magandang hapon din sa ating kasamahan na si Miss Kim Guray. And magandang hapon din sa ating bagong kasamahan at kasamahan ko sa Lock MS. Ayun. Na si Sir Randy James Rujo. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat ng Kanapsi, Mabuhay, and More Power. Ayun. And magandang hapon din kay Christian Escaniel. Sabi niya, magandang hapon po, Secretary Filongco, at sa lahat po ng undersecretaries at sa mga admins behind NAPSI. Magandang hapon po sa inyo. Sec, dito na muna ako. Baka may dagdag po kayo. Ano na muna, no? Bilang pagpapatuloy, kami, mamaya, tuloy natin ating mga shoutouts. At pasamantala, mga kaibigan, mga mahal naming taga-subaybay, at mga volunteers, no? Narito na po ang aming naging talakayan ni kasamang Jane Kayadong. Panoorin po natin, mga kababayan. Isang mapagpalayang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan at mga kasambayanihan volunteers na nakasubaybay sa ating programang Para Lang Bayan Online. Noong nakaraang episode ay ating tinalakay ang ikawalo hanggang ikalabing isang seksyon na nakapaloob sa ikatlong chapter ng Republic Act Number 11223 or mas kilala bilang Universal Healthcare Act. Samantala, upang samahan akong muli para sa ating ikatlong yugto ng aming talakayan sa hapong ito, narito po ang aking reliable at masipag na partner na walang iba, si Binibining Perry Jean Kayadong, ang Division Chief mula sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service or LACMS. Maayong hapon ka dyan. Bumati ka sa ating mga masugit na tagapanood at mga sambayanihan volunteers. Maayong hapon, Sec Noel. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga minamahal na kababayan na walang sawa tayong sinasamahan sa ating programa tuwing hapon ng Sabado. Gayon din, nais ko rin pong pasalamatan ang ating mga devoted at efficient na mga kasambayanihan volunteers na lagi pong nakatutok sa ating NAPSI Para Lang Bayan Online. Ako po si Binibining Perry Jean Kayadong, Division Chief mula po sa NAPSI Local Affairs Coordinating and Monitoring Service o LACMS. Salamat kasamang Jane at muli tayo na naman na magpartner, no? At bilang pagpapatuloy ngayong hapon ay atin namang umpistahan ang talakayan sa ikalabing dalawang seksyon ng naturang batas kung saan nakasaad ang administratibong panggasta o yung administrative expense, no? At ayon na dito kasamang Jane, hindi lalabis sa 7.5% ng actual total premium na nalikom noong nakaraang taon mula sa direct at indirect contributory na mga miyembro ay dapat ilaan para sa mga gastos ng pangangasiwa ng pagpapatupad ng programa. Samantala ay tumalo naman po tayo, Sec Noel, sa ika-15 seksyon kung saan nakasaad na lahat ng kawanin ng PhilHealth ay classified sila bilang public health workers. Alinsunod po yan sa probisyon sa ilalim ng RA 7305 o mas kilala bilang Magna Carta of Public Health Workers. Salamat kasamang Jane. Ngayon ay dumako tayo sa ika-apat na chapter kung saan napaloob ang probisyon ukol sa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan. At sa ilalim nito nga ay ang ika-17 seksyon. Ito ay ang mga serbisyong pangkalusugan
batay sa populasyon o population-based health services, no? Kung sa wikang English pa nga. At ayon dito, ang Department of Health ay kailangang magsumikap na magkaroon ng mga sistemang pangkalusugan na pangprobinsya at panglungsod para sa paghahatid ng mga population-based health services na mayroon na masumusunod na minimum components, no? Una, kasamang dyan, ay yung primary care provider network na mayroong record na mga pasyente na accessible sa buong health system. Pangalawa, tumpak, sensitibo, at napapanahong epidemiologic surveillance, no, na mga sistema. At pangatlo, proactive at epektibong health promotion programs o mga kampanya. Ano maidagdag mo dito, kasama dyan? At bilang pagpapatuloy po, Sik Noel, ayon naman po sa 18th section, ang mga individual-based health services. At nakasaad dito na ang PhilHealth ay kailangang magkontrata ng mga pampubliko, pribado o mixed healthcare provider networks para sa paghatid ng mga individual-based health services. Provided po na ang access ng miyembro sa mga serbisyo ay hindi makompromiso. Gayon din po, ang mga network na ito ay sang-ayon sa kalidad ng serbisyo, co-payment o co-insurance at saka data submission standards. At sa panahon ng transition, ang PhilHealth at ang Department of Health ay kailangan bigyan ng insentibo ang mga healthcare providers na nagbuo ng mga networks. Provided ng APIX o end referral ng mga ospital na idedetermina ng DOH ay maaaring makontrata bilang standalone healthcare providers ng PhilHealth. Pangalawa po, ang PhilHealth ay kailangan magsikap na i-shift na bayaran ng mga providers gamit ang performance-driven, close-end, prospective payments batay po sa sakit o sa diagnosis-related groupings at validated costing methodologies at walang pinagkaiba na mga pasilidad at mga professional fees. Ngayon din po, kailangan mag-develop ng differential payment schemes na makapagbibigay ng nararapat na konsiderasyon sa kalidad ng serbisyo, efficiency at equity, at magbuo ng matatag na surveillance at audit mechanisms upang matiyak ang network's compliance sa mga kontraktual na obligasyon. Ayun, so napakaganda yung mga sinabi mo, kasamang Jane, ano? At talagang may maraming impormasyon na ibibigay tayo sa ating mga mahal na mga kasambayanian volunteers at mga taga-subaybay natin sa ating programa. At ngayon naman, kasamang Jane, ay dumako tayo sa 5th chapter, no, ang organisasyon ng mga lokal na sistemang pangkalusugan. At napaloob dito, kasamang Jane, ang 19th na seksyon, ang integrasyon ng lokal na sistemang pangkalusugan sa provincial-wide at sa city-wide health system, no? Nakasaad din dito, kasamang Jane, na ang DOH, ang Department of Interior and Local Government units ay kailangang magsikap na maisama ang sistemang pangkalusugan sa mga province-wide at city-wide health system. Ang mga provincial at city health boards ay kailangang pangasiwaan at i-coordinate ang mga integrasyon ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga province-wide at city-wide health systems na binubuo ng municipal at component city health systems at city-wide health systems sa mga highly urbanized at independent cities. Ngayon din, kasamang Jane at mga mahal naming tagapakinig, ang provincial at city health boards ay kailangang pamahalaan
ang special health fund, no? Na makikita natin ito kasama diyan sa section 20 ng batas na ito, at kailangang magsagawa ng administratibo at technical na supervision sa mga health facilities at health human resources sa kanilang mga nasasakupang lugar. Provided, ang mga munisipalidad at lungsod na kasama sa province-wide at city health systems ay entitled na magkaroon ng kinatawan sa provincial or city health board as the case may be. Yun, kasama nyo. Ngayon naman po, Sik Noel, itutuloy po natin sa susunod na provision ang ika-20 section. Ang special health fund na ating nabanggit po kanina. Nakasaad po dito na ang province-wide o city-wide health systems ay kailangang ibahagi at pamahalaan sa pamamagitan ng special health fund. Ang lahat ng mga resources na intended para sa mga serbisyong pangkalusugan upang mapunduhan ang mga population-based at individual-based health services, health system operating costs, capital investments, at pagbabayad sa mga karagdagang health workers at insentibo sa lahat ng mga health workers. Gayon din po, ang DOH in consultation with the DBM at ng mga LGUs ay kailangang mag-develop ng mga patnubay o guidelines para po sa paggamit ng special health fund. Susunod po dyan, Sek Noel, ay ang ika-21 seksyon. Ang kita o income mula sa mga PhilHealth payments, kung saan nakasaad na lahat ng kita mula sa mga PhilHealth payments ay kailangang ipunin doon sa special health fund na ilalaan ng mga LGUs eksklusibo para sa pagpapainam ng kanilang mga sistemang pangkalusugan. Provided po na ang mga PhilHealth payments ay dapat credited po sa annual regular income o ARI ng LGU. Ayun, no? So talagang napakaganda, no? Dahil masasagot yung mga marami nating problema kasamang dyan sa usaping protection o sa pangkalusugan, lalong-lalo na sa ating mga local government units. So, malinaw na sinasabi nga ng batas, no? Na yung iipunin sa special health fund na inalaan, no, ng mga LGUs exclusively para sa papaganda o papainam ng kanilang mga sistemang pangkalusugan. At para sa panghuling provision ng ika-5 chapter ng ating tatalakayin ngayong hapon ay ang ika-22 seksyon, ang mga insentibo para sa pagpapabuti ng competitiveness ng public health service delivery system. At nakasaad dito na ang pambansang pamahalaan ay kailangang gawing available ang commensurate financial at non-financial matching grants kasama na ang capital outlay, human resources para sa health at pangkalusugan na mga commodities upang mapahusay ang functionality ng mga province-wide at city-wide health services. Provided, kasamang dyan, ang mga hindi at hindi gaanong naseserbisyuhan ng mga lugar ay bibigyan ng prioridad sa alokasyon ng grant, at ang mga ito ay dapat alinsunod sa aprobadong province-wide at city-wide health investment plans na kailangang i-account para sa pagkumpleto ng mga pampubliko at pribadong healthcare providers, kasama na ang mga pampubliko at pribadong health sector investments. Diyan po muna, pansamantala, nagtatapos katlong yugto ng ating talakayan ukol po sa mahahalagang RA 11223 o mas kilala bilang Universal Healthcare Act. Sa susunod na episode po ay atin naman pong tatalakayin ang ika-6 na chapter ng naturang batas.
kung saan nakasaad ang provision ukol sa human resources for health na napakahalaga, lalo na ngayon dahil kasalukuyan pa rin tayong nakikipagdigma sa COVID-19 pandemic. At mga kasunod pang seksyon ng naturang batas. Kaya abangan po natin lahat yan, mga kababayan. Gayon din po, muli ay pinapasalamatan po ang ating mga kababayan para sa inyong walang sawang pakikinig at pagtutok, maging sa ating mga minamahal na mga local community organizers at mga kasambayanihan volunteers na siyang ating katuwang sa ating pambansang laban sa kahirapan. Ako po muli, si Binibining Pere Jean Cayadong, na taos pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming makabuluhang talakayan po ni Sec. Noel para sa ating Para Lang Bayan segment ngayong hapon pong ito. Sec. Noel, back to you. Yes, maraming salamat kasamang Gain at walang sawa mo akong sinamahan sa talakayan at pagbabahagi ng mga mahalagang provision ng Republic Act 11-22-3 o yung Universal Health Care Act sa ating mga minamahal na mga kababayan. At ating pakiusap sa ating mga kababayan na subaybayan po ninyo ang pagpapatuloy ng aming talakayan ni kasamang Jain dito po sa Naturang Batas. Sa susunod po na Sabado sa ating Para Lang Bayan Online. At ngayon po ay dumako po tayo sa susunod na segment, ang NAPSI Connects. At ating pong napanood, mga kababayan, ang pagpapatuloy ng talakayan namin ni kasamang Jain patungkol sa ating pag-aaral sa Universal Healthcare Act. Sa isang sandali lamang ay mapapanood na po natin ang NAPSI Connects para sa linggong ito. Pero bago yan, kasamang Mimi, patuloy muna tayo sa ating mga shoutouts at sa ating mga mahal nating mga manunood at kasambayanihan volunteers. Unahan mo muna kami, Mimi. Yes po. And magandang hapon sa ating suki na si Sir Ruben Giao Sarmiento. Sabi niya, good afternoon, NAPSI, Para Lang Bayan Online. Shout out sa Sarmiento friends and family, Kuya Ocho Toleran, si Timmy Dominguez Kema, RJ Gonzalez, John Rafael Warf Gonzalez, Tintin Sia, kay Crisanta Jornales Jimenia, kay Tere Madrid, Miss Wing Dizon, Abisena, Mary Jane Del Rosario, binabati rin niya si Yusek Penny at kayo po sir, at sa akin din, at si Michela Azucena Ferrer, si Miss Marites, binabati rin niya, at si Saron Palmera, si Sir Gastapia, at si Miss Rochelle Nava, pati rin ang aking division chief na si Miss Jane, sabi niya, and more power daw po sa NAPSI. Mag-ingat daw po sa Delta variant, kaya magpabakuna na. Stay safe always, and watching sila from Alito, Nail Road 7, Project 6, Quezon City. And magandang hapon din. Magpabakuna na po tayo, di ba? Ngayon nga kami, di ba, dito sa atin, parang 90 to 95% ng mga namatay ay unvaccinated, di ba? Walang bakuna. Yes, totoo yan, sir. So, even sa family, may marami akong kakilala, sir, na may nag-positive sa kanila, mas nagrabihan or mas namatay talaga yung unvaccinated. Pero yung na-vaccine, either hindi nagka-COVID o kaya ano lang siya, mild or asymptomatic yung kanyang naranasan. Ayun. So talagang magandang magpabakuna na, di ba? Yes po. Oo. Marami ng testimony talaga sa na mas okay talaga kung magpabakuna. Meron kang bakuna. Ma-infect ka nga, pero yung percentage na ma-hospitalize ka, o kuya kaya ma-hospitalize ka, pero yung percentage na ikay mamamatay, maliit na, di ba? Yes po, totoo. Yun. So, yun, ating pakiusap sa ating mga mahal na
taga-subaybay na magpabakuna na po tayo. Huwag na tayong choosy kung ano man, kung ano yung available, no? Pagpapakuna na. Mahalaga ay magkaroon po tayo ng bakuna. Lalong-lalo na second dose, di ba? Pero ikaw kami, May, di ba, first dose pa lang, pero Sputnik. Sputnik yun. Yung sa akin. Pero yung Sputnik kasi kahit na sa ating pag-aaral, no, kahit first dose pa lang, effective na. Talagang, ano na, talagang malaki na ang depensa natin. Lalo na daw, Sek, pag nag-positive ka before, tapos nagpabakuna ka ng Sputnik, ang nabasa ko from a certain site ng vaccination na lahat nandun yung nakapaloob kung ano yung about the Sputnik vaccine, parang 5 times effective siya. Ayun. Yung immunity mo dun sa ano, sa COVID. Ibig sabihin na ang bilis magparami yung iyong antibodies. Yung kanyang ano, na antibodies. Diba? Tama. Oo. Yun ang mahalaga dyan, no? Kaysa sa wala po tayong mechanism sa loob ng ating katawan na tutulong sa atin. Eh, papasok at papasok yung mga virus sa katawan natin eh. Ito, siyempre, kung hindi pa tayo mahilig, hindi pa tayo mahilig magpa-boost ng ating immune system, di ba? Hindi natin alam na meron pala tayong sakit sa loob, tapos lapuan pa tayo ng Delta variants na to at wala tayong pangdepensa. Pero kung nakabakunahan ka na, ay parang meron ka ng peace of mind, no? Pero yung mga sinasabi nila kami, May, huwag munang magpa-kumpiyansa. Kahit na first dose, huwag talagang magpa-kumpiyansa. So always wear the mask. Tapos sa iwasan talaga yung maraming tao. Social distancing pa rin. At lalong-lalo na kami, May, kung panahon ng pagkain na kung saan inaalis talaga natin yung mask natin, huwag tayong magkumpiyansa dyan. Kailangan kakain tayo sa well-ventilated na lugar. Hindi yung enclosed, tsaka talagang umiikot-ikot lang yung hangin, di ba? Kung well-ventilated, kumakain tayo, least ang possibility of infection. So yun. Sige, tuloy mo kami, May. Kumakain, al fresco tayo lahat kumakain. Ayun, oo, sa al fresco. And magandang hapon din kay Iwax Edita Raimundo. Sabi niya, magandang hapon po sa buong staff ng Paralang Bayan. Mabuhay po kayo. And mabuhay din po kayo ang mga nanonood sa atin ng PBO. Watching daw po sila sa SB7 Kalawan, Laguna. Yes. And magandang hapon din kay Dorotea Marciliana. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat ng KSB at sa inyo daw, Sek. Shout out daw po sa mga NAPSI member ng Southville 6 kay Anlog, Calamba City, Laguna. Ayun. And magandang hapon din sa ating kasamahan na si Yuk Dongguines. Sabi niya, go NAPSI PBO, more power po sa inyo. Sa iyo daw po, Sek, sa akin at sa buong NAPSI personnel. Ayun. Magandang hapon din sa ating kasamahan na si Jun File, watching from Corona Del City. Sabi niya, magandang hapon. And magandang hapon din sa ating kasamahan na si Andres Cortez. Magandang hapon din kay Nilen El Satola. Sabi niya, magandang hapon daw po sa lahat. Sek, dito na muna ako. Baka may dagdag po kayo. Yes, so idagdag natin si kasamang Dario, no, kay Rama Cubelo. Sabi niya, isang maulan na hapon mula dito sa Quezon City. So, magandang hapon din sa kay Risa Gabiana. Kamimi, sabi niya, magandang buhay sa lahat. Happy birthday daw, Kamimi. No? Salamat. Ayun, stay healthy, happy, and beautiful. Yun. Stay healthy po sa ako daw o sa atong tanan ng mga NAPSI staff. God bless sa atong tanan. God bless po nimo Risa. Magandang hapon din sa kay Danilo Tronco.
no? Ito yung ating volunteers, no, from Car Abra. Sabi niya, isang magandang hapon at mabiyayang araw sa ating lahat from AFSC Car Abra. Yun. Magandang hapon din kay Edwin Mayormita. No, sabi niya, hello sa lahat, mabuhay ang napsi, mabuhay daw ako. Maraming salamat, kasamang Edwin. Magandang hapon din kay Teresa M. Dima. Sabi niya, good afternoon at watching from Harbor Homes, Nae, Cavite. At magandang hapon din kay Jun Tabao, no? So, Jun, pagaling. Alam naman natin na asymptomatic si Jun, no? At mayroon ng first dose. No? Pero siyempre, na-infect pa rin siya. Pero wala namang adverse talaga sa kanya. Dahil una-una, asymptomatic si June, no? Yes, ayun. Magandang hapon, June. Pagaling at of course, kaya natin yan. Magandang hapon din kay Ricardo Monte de Ramos, no? Sabi niya, magandang araw po sa lahat. Pakibati. Batiin daw natin kami, ang mga kasambayanihan volunteers ng San Jose del Monte at Northville 4, NB4A, NB4B sa Marilao, Bulacan. No, magandang hapon po sa inyong lahat yan sa Marilao, Bulacan. Magandang hapon din kay Marilo Mambalok, no? Good afternoon daw from North Caloocan District 2, District 3, I mean. Ito si Marilo Kamimi, bago rin ito, no? Yes. Maraming nanonood sa atin ng mga bago. Bago. So, natutuwa tayo. Ayun, maganda. Magandang hapon din kay Kankan Ahalul. Sabi niya, we should care for youth because youth is the hope of our country. At nagpapasalamat siya sa Kalingang Napsi. Magandang hapon din kay Christina Gatche. At magandang hapon din kay Roberto Go. No, sabi niya, go, 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 Napsi. No? So, magandang hapon din. Ayun, go, go, go tayo, ha? magandang hapon din kay kasamang Rick Carino from General Santos City. Sabi niya, magandang hapon po sa lahat ng NAPSI, kasambayanihan, volunteer sa buong bansa. Stay safe at sa ating lead convener, ako. At God bless po sa iyo, Rick, at mula sa Jensan, kasambayanihan, volunteers. Pa-shout out po lahat ng ating mga volunteers dyan sa Jensan at God bless din po sa iyo. So, yun na muna kami, ang ating mga shoutouts, no? Mamaya, marami-rami pa to, no? At salamat po sa mainit na suporta ninyong lahat, no? Mamaya ay dadagdagan pa natin yung ating mga shoutouts, kaya hinihikayat po namin kayo na patuloy lamang na mag-comment at mag-share ng ating live stream. Yes po. So, samantala po, Sek, ay naririto na po ang ating NAPSI Connect segment kung saan ating i-feature ang isang video mula sa Philippine Commission on Women o PCW na tatalakay sa Magna Carta of Women bilang parte ng 12th taong anibersaryo ng pagsasabatas dito. Kaya panoorin po natin ito.
Natunghayan po natin, mga kababayan, ang video mula sa Philippine Commission on Women hinggil sa pagsasabatas ng Magna Carta of Women na naglalayong mawakasan ang diskriminasyon sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, paggalang, pangangalaga, pagsasakatuparan at pagtataguyod ng kanilang mga karapatan, lalo't higit ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ngayon naman po, bago tayo lumako sa ating NAPC highlights, ay ipagpatuloy na muna natin, Sec, ang ating mga shoutouts. Sige, kasamang Mimi, umpisahan mo. And magandang hapon kay Midel D. De Luna, watching from Region 6, Negros Occidental, yun. Municipality of Toboso. Bago din to, Sec. Bago rin ito, Kamimi, no? Magandang hapon po sa inyo. Continue watching. Oo. At sana maasahan natin, Kamimi, na makapag-hire tayo ng mga bagong staff natin diyan sa may Region 6, no? Andiyan na si kasamang Randy. At sana ay sa madaling panahon, no, mapupunaan na rin natin yung mga bakanteng posisyon diyan sa may Region 6. Lalong-lalong na diyan po sa Negros Occidental. Ayun. And magandang hapon sa ating kasamahan na si Jiro Mariano. Sabi niya, good afternoon po sa lahat. Congrats po sa Resettlement Site Unit for the very successful mid-year assessment and planning. Which, ayun. Yung noong isang linggo pa. Diba, yes, sir? Oo, kami may. Saludo tayo sa ating mga LCOs, kami may. No? Kahit kunti yung kanilang mga sweldo, talagang tuloy-tuloy sa pagtatrabaho at minsan abono pa sila. No? Pero sabi nga natin ay ayusin natin yan, no? Para naman hindi unfair sa kanila. Ayun. Saludo po kami sa inyo talaga. And magandang hapon kay JV Milan. Sabi niya magandang hapon daw po sa inyo, Sec, at sa akin. Magandang hapon din kay Annabel Ragasa Rafinian. Sabi niya, magandang hapon po from Southville 5, Barangay Timbao, Binian City. Magandang hapon din kay Fons Alerta. Sabi niya, good afternoon, Sec Noel, at sa akin. Watching daw sila from Project 4, Quezon City. Yun. And magandang hapon din kay... kay Venus Amor Manpatilan. Sabi niya, good afternoon daw po sa inyo, Sec. Venus Amor Manpatilan, watching siya from Gingoog City. Yun. Parang nanonood na siya sa ating last week yata. From Gingoog. Ano naman natin? Palagi itong nanonood si Venus sa atin. Magandang hapon po. And magandang hapon din kay Eusebio Jacinto, kay Sir Ted. Sabi niya, magandang hapon at manatiling ligtas daw po tayong lahat. Yeah. And magandang hapon din sa ating suki na si Mombing na Bea Hamison. Sabi niya, magandang hapon, Secretary Filongco, sa akin daw po at sa buong NAPC team. Nanonood siya from Norala, South Cotabato. My beloved home place. No? Ang akong kasimanwa nga si Ate Bing Hamison. Maayong hapon sa inyong tanandira sa Norala, South Cotabato. Of course, no? Ang aking parents sa Kamimi ay nasa Norala, South Cotabato ngayon. Mm-hmm. No? At nagpapasalamat tayo sa buong Maykapal, Kamimi, na naproteksyonan din yung aking mga olds dyan sa Norala, South Cotabato. Ayan, tuloy mo, Kamimi. And magandang hapon kay sa ating Heya na si Sir Ed Tunogbanua. Sabi niya, maayong hapon, Sec Noel, at sa akin. Sabi niya, pa-shoutout po sa lahat ng LCO ng Resettlement Site. Ayun, nanonood. Sunod-sunod na itong panonood ni Brother Ed. Hindi na lang absent, Sec. Kasi sinabi nga natin,
Hindi natin siya nakakalimutan. Hindi natin siya nakakalimutan. Pero mas maganda kung mag-comment din siya. Ayun. Ayun. Napanawagan eh. Napanawagan. Magandang hapon din kay Desiree Remigio Javier. Sabi niya, gandang hapon Sec Noel at Ma'am Jane. Keep safe po always. And magandang hapon na rin siya kami kay... man, eh? Yes po, top fan na rin po siya. And magandang hapon din sa ating kasamahan sa Mindanao Operations kay Sir Nick Campomanes. Sabi niya, watching sabi niya, maayong hapon and watching daw siya from El Salvador City. Talaga itong El Salvador City. Parang nasa ibang bansa. El Salvador City, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines. Talaga magpa, Sir Nick. Hindi El Salvador City ng El Salvador. Na mala, nasa Latin America. Ayun. Sir, dito na muna ako. Baka may dagdag po kayo. Siguro mamaya kami, Mi, ay babanggitin natin ang huling batch ng ating shoutouts, no? Sa ngayon po ay atin munang tunghayan ang NAPSI highlights para sa linggong ito. Nagsagawa ang National Anti-Poverty Commission sa pangunguna ng NAPSI Gender and Development ng isang forum ukol sa RA 11313 o Safe Spaces Act na ginanap noong Agosto 16, 2021. Ang forum na isinagawa sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live ay dinaluhan ng mga kawani mula sa ahensya sa pangunguna ni NAPSI Undersecretary Paterna Ruiz. As your Undersecretary and the God Chairperson of the National Anti-Poverty Commission, let me welcome you in this forum. It is a very significant learning event for all of us because we will start the empowerment process towards gender and development and gender equality through the knowledge and implementation of the Safe Spaces Act. Inibitahan ng ahensya si Attorney Eric Paul D. Peralta, Assistant Professor mula sa Department of Human and Family Development Studies sa University of the Philippines, Los Baños, upang ibahagi ang salient points ng naturang batas. Maliban dito, nagbahagi rin si Ms. Lynn Aguilar, ang focal person for the localization of RA 11313 or Safe Spaces Act, mula sa National Barangay Operations Office ng Department of the Interior and Local Government ng mga punto ukol sa implementasyon at lokalisasyon ng batas. Samantala, dumalo rin sina Police Lieutenant Colonel Herlene Christine Lazaro, Assistant Chief mula sa Anti-Violence Against Women and Children Desk ng Philippine National Police, Rhoda May Casil, Barangay Kagawad and Committee Chairperson on Women and Family Education mula sa Barangay Daan, Riverside, Butuan City. At Pauline Naira, Committee Head on Localization of Magna Carta of Women mula sa NAPSI Women's Sectoral Council at siya ring presidente ng Women Enablers Advocates and Volunteers for Empowering and Responsive Solutions. Kasabay nito ay pinagdidiwang din ngayong buwan ang 12th anibersaryo ng pagsasabatas ng Magna Carta of Women na naglalayong mawakasan ang diskriminasyon sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanilang mga karapatan. At natunghayan po natin mga kababayan, mga mahal naming taga-subaybay, at mga kasambayanihan volunteers, ang ating NAPSI highlights para sa linggong ito. Isang episode na naman po ang nakatakdang matapos. Talaga namang napakabilis, no? Napakabilis lumipas ang mga araw kasamang Mimi. Ngunit bago natin na tuluyang isara ang ating Paaralang Bayan Online ngayong Sabado, ay ipapaabot muna natin ang ating pasasalamat sa huling batch ng shoutouts natin. At umpisahan ko ang ating shoutout kami, ano,
Magandang hapon sa ating top fan na rin, no? Nakasamahan din si Raymond James Pulod. No? Mm-hmm. Sabi niya, maayong hapon po, Sec Noel, Yusek Penny, Kamimi at Miss Jane. Mabuhay po ang NAPSI PBO Padayon watching from Bulacan, no? Yun, sa Bulacan pa umuwi na pa si James pala. No? Yun, magandang hapon din kay Joey Puziran. Magandang hapon din kay Jovic Sobrihana. Bago rin ito si Jovic Sobrihana. Eh. No? Magandang hapon din kay Rogelio Stanley Lopez. At isa rin nating LCO ito sa Maikabite. Magandang hapon din kay George Noe Velasco. No? Sabi niya, magandang hapon po Sir Noel Vilongco at sa lahat ng bumubuo ng NAPSI at PBO. Shout out po sa mga kasambayanan volunteers ng lahat ng nasa resettlement site ng Cavite. No? Isang LCO din natin si George Kamimi. Magandang hapon din kay Jimema Barena Bowak. Sabi niya, magandang hapon po, kanapsi from Binget po. Ingat po kayo. No, yun. Magandang hapon din kay Dominic Swindle Reyes. Bago rin ito, Kamimi. No? Sabi niya, good afternoon po, Sec Noel at sa buong NAPSI. Good afternoon din po, Sir Dominic. At magandang hapon kay Gloria Jimenez. Magandang hapon din sa kay Edita Ramirez Raimundo. Magandang hapon din at stay safe po sa iyo at God bless po sa iyo. At magandang hapon din sa ating kasamahan, no? Sa kay Tatay Supremo Red, kay Elvin Kahandig, no? Kay Cathy Ocampo, yun, pakonsensyahin natin si Cathy. Sana mag-comment siya. Ano? Kay Kyrie, si Kyrie hindi rin nagko-comment eh. Di ba? Ayun. Oh, sino pa? Ah, yung ano natin, yung Makata. Wala yung Makata. Ay, wala si, si Ramon. Si Ramon, nabising-busy talaga. Si Ramon. Pero may kasama na si Ramon eh. So dapat, hindi na siya, busy. Kasi, busy pa lang siya. Wala pa siya. Hindi pa siya nag-president. Mayor na naging presidente. Ayun. Inawa ba? Si ano rin, no? Si Marilyn, kanina. Si Iday, dapat mag ano rin, yung mama ni James, di ba? Si sino pa ba? Isa-isahin natin ang pagbanggit, baka makonsensya at mag-comment, nanood sa atin kami. Si Fabian, hindi rin nag-ano ba, di ba? Si Fabian, hindi nagko-comment ngayon. Oo, oh, si Fabian, Kankan. Oo, oh, yun. Sino pa? Si Kaelma. Si Antonio. Si Roslyn Aranya, wala rin. Marami. No? Si Dario, wala rin. O, yun, ha? Mga na, ano ko na, na-mention na. Eh, pag hindi pa nag-comment. Hindi yan, hindi na-comment yun. Ibig sabihin, hindi nakikinig. Okay, of course, ating kayong isa-shoutout yung aking mabuting, butihing may bahay, no? At yung aking anak, no, ngayon na nag-fly-fly na nasa ano na, nasa Canada na. Canada na si Carla. Yes, nagkita na sila ng kapatid niya doon kami. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na maganda yung kanyang flight, no? From Cebu to Manila, Manila to Toronto. No. Safe naman yung flight. Tama. So yun, kami so of course, binabati rin natin, sinashoutout din natin yung ating mga directors, no? Yes, oo, po. Yung mga directors natin dapat mag-comment din dito. Mm-hmm. O yun, ano pa, sino pa? Basta, yung ating mga kasamahan,
sa National Anti-Poverty Commission. Of course, yung mga sectoral representative council, mga council members, no? Shout out po sa inyo lahat. At yun, sa inyo. Baka meron kang papasalamatan. Nabanggit na po natin lahat kasi sa akin. That was the lang po kay ano kay Miss Venus yung kasamahan namin sa Lakanes. Nakamusta naman si Venus? Okay na naman, diba? Actually, Seth, okay na siya. Tapos napadalan ko na rin siya ng tea. Mas na okay siya. Ayun. So okay, praise the Lord, no, na okay yung si Venus, Uyaw at saka yung mga kanyang pamilya, no? Okay, nakita ko nga yung post niya, Kamimi, na pinadalam mo. Sabi niya, maraming salamat, Mimi Sayabok de la Serna, sa pinadala mo. No? Talagang malaking maitutulong nun, Kamimi, di ba? Kahit sa akin nga, yung sa anak ko, pati sa misis niya, di ba? Pati sa apo ko. Na, kasi sa kanya, Seth, grabe daw yung ubo niya. Ayun. Nung nag-take siya ng tea, nung hindi pa siya nakapag-take ng tea, hindi siya nakakatulog dun sa ubo. Ayun. Yeah, kasi sa gabi siya inuubo mas ano. Tapos, nung nag-take na siya ng tea, nakainom na siya, nakatulog talaga siya. Ayun, maganda. Maayos. Oo. Mabuti. Maganda yung ano. Maganda yung... Yung effect sa kanya. Maganda yung effect sa kanya. So, salamat naman din tayo. Na, praise the Lord talaga. Yes, so. So, yun. Ayun, okay. So, bago tayo tuluyang magtapos, magpapasalamat tayo sa mga people who are in front and behind the camera ng ating Paaralang Bayan Online. And of course, ito ay pinangungunahan ng ating, sabi ko nga, pinakamaganda kahit saang anggulo mo tingnan. Ang ating okay. Media and public second, second dimension talaga ako dyan, Kamimi. Diba? Walang point of argument, no? Hindi na pwedeng magdebate. Talagang totoong-totoo 'yung sinabi mo. Kahit anong angulo, no? Maganda. Inside and outside, 'di ba? Tama. Yan. Ito 'yung guardian angel ko sa ating commission, Kamimi. Diba? Talaga naman. Kung hindi dumating ito, baka nanghina na ako. At diba, na-inspire tayo sa kanya. Sige, Kamimi. Sino yun? Hindi mo nabanggit. Hindi ko pa nabanggit. Ano siya? Siya yun na nga. Yung pinaka, ano talaga, talagang kahit saang anggulo mo tingnan, talagang maganda. Ang ating, walang iba, kundi ang ating media and public relations head na ating ding undersecretary na si Ka Penelope Belmonte. Good. And of course, magpapasalamat din tayo sa mga kasamahan ng ating Music Penny at kasamahan din natin sa MPRU na sila Mama Lureyes, Jim Martin, Rochelle Nava, Joan Lara, kay Sir Gas Tapia, sa aking Division Chief na si Ma'am Jane Cayadong, sa ating dalawang media consultant na si Ma'am Doris Mongaya at Sir Jimmy Laking, kay Ma'am Lorna Orculio at saka kay Sir Danny Orculio, kay Sir Al Lawrence Kabuatan, kay Abdi Rahim Tax Daglog, kay Miss Abby Valenzuela, Amara Esquera, Josa Soriano, Carla May Candig, Francis Tordillo, James Pulod, Alan Bumanglag, Joseph Arquiambao, at sa lahat po ng mga personnel under sa office ni Yusek Penny Belmonte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong mainit na suporta sa ating programa. Patuloy lamang po ninyong abangan ang ating Facebook live stream kada Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng hapon. Kaya salamat po sa inyong lahat at huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating video at sabay-sabay po muli tayong tumutok sa ating NAPSI para lang bayan online tuwing Sabado sa pagsapit ng alas 2 ng tanghali. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Stay safe. God bless you all po. God bless the Philippines.
God bless our dear President Rodrigo Roa Duterte at lahat ng mga opisyal ng kabinete ng ating Pangulo. At God bless din po ang NAPSI at ang lahat ng mga personnel, ang mga sectoral council members at council members. Mabuhay po tayong lahat.